Welcome back. May mga lugar daw po na hindi marinig. Meron ba? Maliwanag dito sa harap dito. Naubos ba yung lugaw? Naubos? Hindi. Let us begin our evening in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Magandang gabi po muli. Yung mga malalayong lugar, kumain ba kayo? Yung mga taga Batangas dyan. Wear your sandals, but not second tunic. Sabi nung isa, kakaiba ang title. May mga recollection na malayo pa lang ang recollection, alam ko na sasabihin ko. Hahanapan ko na lang ng title. Ngayon, malayo pa ang recollection, may title na ako, wala pa akong sasabihin. Ha? Kasi kakaiba eh. Kakaiba. Ang struggle ko ay, meron ba akong ayaw sabihin o hindi ko kayang sabihin? Ano po? Kaya sana masabi ko sa gabing ito. Ano pa? May nagtatanong, bakit nyo nilalagay, Father, Pilgrim's Recollection? Ah, ang dami nagme-message. Why Pilgrim's Recollection? Tapos open to the public. Ano pa? Alam po ninyo, nagsimula ito after my first pilgrimage. Sabi ko doon sa mga pilgrims, to continue to nourish each other, we will meet at least twice a year, Lent and Advent, for a recollection. Kung hindi man ako maka-attend sa mga gatherings, at least we come together and have a recollection. So, sino yung nag-pilgrim? Sino yung mga pilgrims? Yung mga kasama ko po sa pilgrimage, ano po? Kung hindi man kayo napasama, huwag kayong mag-alala. Malay nyo. Darating ang araw. Saan nyo man gusto? Holy Land? Europe? Meron din naman local. Kung gusto nyo lang, ano po? You call Catholic travel. To continue to nourish each other, twice a year, Lent and Advent, a time and a way of getting together. Kasi pag kami sa kainan lang na kainan eh. Ha? Ay, talo na ako dyan. Bawal na kumain eh. Ano po? To remind ourselves that we live as pilgrims, yun po mga kasama ko sa pilgrimage, alam nila ito. We live as pilgrims and we return as a family. We go home as a family. Ha? Umalis kaming mga, sabi nga, naglalakbay lang, umuwi kaming isang pamilya. Meron ditong paulit-ulit na nag-pilgrimage, tanggapin ang katotohanan, meron ang namatay. Ano pa? Meron ang namatay. Sa madaling sabi, hindi ibig sabihin kayo nag-pilgrimage sa habang buhay nyo. Ano? Yung iba nga, namatay talaga eh. Kasi sabi nila, Father, pwede na ako mamatay. Ano pa? Naiinis ako sa gano'n kasi dinidinig talaga ni Lord yun eh. Ha? Yung mga nagpunta sa Holy Land, pwede na akong mamatay. Namatay tuloy. Wala namang nalulunod sa Dead Sea. Walang nalulunod. Pilipino pa. Ha? Kasi sabi niya, pwede na akong mamatay. Kasama namin si Edo Manzano nun. Sabi niya, Edo, sana gawin namang film ang buhay ko. Ikaw ang pumapil sa buhay ko. Grabe.
kagwapo ni Edu eh. Malayo. When you walk alone, ano po, you can walk alone, but you are welcome to walk with us. We always remind ourselves, and I hope you constantly remind yourself that heaven is our home. Heaven is our home. Nakikiraan lang tayo sa mundong ito. Nakikiraan lang tayo sa mundong ito. You have been listening to many of my recollections, and perhaps, and I hope also that you have understood that Lent is just a moment in the whole journey. Lent is just a moment in the whole journey. In the 365 days, we only have 40 days of Lent. 40 days of Lent. Lent would remind us that life is not a bed of roses. The sorrowful mystery is part of other mysteries. Hindi palaging joyful, hindi glorious, hindi palaging luminous, may sorrowful mystery. May sorrowful mystery. Lent is a time to accept that growing old is a struggle, like a caterpillar trying to get out of his cocoon. Growing old is a struggle, like caterpillar trying to get out of his cocoon. Noong nag-60 si Bishop Sok, biniro ko siya, anong pakiramdam na 60? Ang sagot lang niya sa akin, huwag kang mag-alala, malapit ka na. Bakit? May kanya-kanyang karanasan. May kanya-kanyang karanasan. Baka pag nagtanong ka at sabihin kong ganun, mag-expect ka na ganun ang 60. Hindi. May kanya-kanyang karanasan. Pero pag umabot ka ng 60, magpasalamat ka. Kasi yung iba 59 lang eh. Diba, ano? We don't have the luxury of time. As I've said earlier, many have planned their days, but they never wake up. Nagplano. You have the power to choose what time you want to go to bed, but it is not for you to wake up tomorrow. Nakakalimot tayo dun. Yung iba nga sa atin, nagising sa alarm clock, binato pa yung alarm clock, eh, no? Sa inis. Ha? Hindi ka nagising dahil sa alarm clock. Nagising ka dahil ginising ka ng Diyos. Hindi alarm clock ang nakakagising. Lagyan yun ng alarm clock ang patay. Kahit gano'ng kalakas, hindi nagigising. Ha? You have awakened, you woke up this morning because God has given you another chance. As I have said earlier, Easter is our focus. Good Friday is just part of it. Hope, there's a book, Hope for the Flowers. Nabasa niyo ba yan? Hope for the Flowers. Lahat ng mga seminarista pinapabasa mo. Hope for the Flowers. Because you need to understand. What do you need to understand? That being a caterpillar is just a moment. To be in the cocoon, regardless how dark, is part of the moment. Hindi mo pwedeng pilitin buksan ang cocoon
para makalabas lahat kagad ang butterfly. If you do it, the butterfly will not survive. Caterpillar, cocoon, butterfly. No? Alam niyo naman yun, di po ba? No? Pero ito, you have to accept that after becoming a butterfly, you will die. Regardless how beautiful are your wings, regardless how big, how little, you will die. Kawawa nga mga paru-paro eh. Bakit? Tuwing dumadating sila, palagi sinasabi nyo, ay, may kaluluwa. Di ba ano? Bakit ba kaluluwa? Ha? Maganda siguro minsan, paniki naman ang dumadapon. Di ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Easter is our focus. Good Friday is just a part of it. And you have to understand, there is more than being a butterfly. There is more than being a butterfly. Brothers and sisters, what are the discipline of Lent? Prayer, fasting, almsgiving. Prayer, fasting, almsgiving. Why? To give us a better chance of having a meaningful Easter. Take note, prayer, fasting, and almsgiving is a prelude of Easter. It is a prelude to help us look forward on Easter. I always say this to our seminarians, me being the prefect of discipline in the seminary, that discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. Discipline is never about punishment. It is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinctions. Whether you like it or not, if you want to be among the best, you have to practice. You have to practice. You can never become a good basketball player without practicing. You can never become a good baseball player without practicing. Name it. Name it. In what area you want to excel? You can never become the best if you will not practice. Kaya nga, palagi ko yung sinasabi, Father, may mga nagpapabless, gusto nilang makapasa sa board exam. Ang una ko kagad tanong, nag-aral ka ba? Nag-aral ka ba? Hindi ka pwedeng papasa dahil nagpa-pray over ka. Papasa ka dahil nag-aral ka. Ano po? Ay, Father, nag-aral ako pero hindi ako nakapasa. Ha? Baka kulang ang aral. Di ba ano? Kulang ang aral. Ang tanong kasi pag ikaw ay nagre-review, ano pa ang hindi ko nababasa? Ano pa ang hindi ko nababasa? Pangalawa, sa lahat ng aking binasa, anong hindi ko naintindihan? Kasi yung iba binasa lahat, wala nga lang naintindihan. Di po ba? Ano? Kaya hindi nakapasa. Pangatlong tanong, sa aking naintindihan, sana naman matandaan ko. Binasa mo lahat, naintindihan mo nung exam, wala, ha? Di ba ganun, ano? Kaya nung kami nagbo-board exam, tatlong araw nun eh, tatlong araw, sunod-sunod,
patayan talaga. Ha? First day. Second day, nabawasan na kami. Bakit? Yung mga kasama namin noong unang araw, alam nila, hindi na sila papasa. Yung pangatlong araw, mas konti na lang. Konti na lang. Ano po? Tinitingnan mo, ba't kaya konti na lang kami? Ha? Yung konti na yun na lang ang may pag-asang pumasa. Hindi siguradong papasa yung kukonti. Yun na lang yung may pag-asa. Di ba? Kasi ngayon, hindi ko na alam. Ngayon, ano na lang, ipa-check-check na lang. Di po ba? Ano? No, talagang pagandahan ng sulat. Ha? Pantay-pantay. Pag engineering ka, dapat maganda ang sulat mo. Ha? Hindi ka pwede sulat doktor. Ano? Di ba? Kasi yung mga doktor, katangian yata talaga magsulat ng ganun, ano? Na sila mismo, di nila mabasa eh. Ha? Pag engineering, maganda. Maganda. At pag mayroong computation, ha? Sabi ng aking professor, pag hindi mo talaga alam ang sagot, ayusin mo ang sulat mo. Habaan mo ang computation. Very long and very wrong. At pagdating sa huli, equals. Kahit hindi paano ba lumabas ang sagot na ito? Di ba, ano? Eh, ganun talaga. Ha? Mayroon yung grade effort. Ha? Discipline. To pray is a discipline. You have to understand. If you simply want to be religious, you need discipline. If you want to be spiritual, the more you need to have discipline. Discipline. Mananabi ako, ha? Mananabi ako. Kasi nagbigay ako ng talk sa Iloilo. Sama-sama. Iba't ibang lugar, ano po? Ay, pag sa Bisaya, nagkakapalit-palit talaga yung E sa I o sa U. Ano po? Talagang, ay, may dugo akong Bisaya eh. So, pag na-expose ka, talagang bumabalik yung pagkabisaya mo, ano? Talagang is eh. Ano? Sa kagaling? Sa is? Hindi, sa is-in. Di ba? Tumitigas lahat, ano po? Ang hirap, ano po? Pero, pag kumanta sila, tama. Tama. Sabi ko talagang maganda yung kumakanta. Ano po? Kasi tama eh. Tama ang pagkakabigkas. Ano po? Pero pag nag-uusap, naninigas yung ano ko eh. Ano po? Ay, biyaya yun eh. Practice siguro. Practice. Ha? You need to develop. You need to embrace certain habits. Do you know that being late is a habit? Being late is a habit. They have practiced it for a long time. So they are always late. Ano pa? Ha? Parang it's against them, against their personality to come early, ha? To be late. It is a habit. To be early is a habit. Who we are today is a product of our habit. Please listen. Who we are today is a product of our habit. Habit is a product of our choices. As I always say this, your thoughts will become your words will become your actions will become your habit will become your character will become your destiny. Your destiny is a habit, a product of your habit. Either you make a choice to make things happen or you wait for things to happen. Ano po ang sabi ko kanina? Mahalagang mahalaga po yung tanong na yon. What are the things
you tend to deny, you tend to neglect, you pretend it will not come. What are the things that up to now, my dear brothers and sisters, failed to become what it ought to be? Darating ang araw na sabi nga, sisingilin ka ng iyong kahapon. Nagpunta kami sa doktor kasi paano bang gusto mo lang magpaano? Magpasilip ng ilong. May ba ano? Magpasilip. Pwede ka. Diba? May camera. Pinakita pa sa yung picture. Ano, kung anong nangyari. Sinilip yung tenga. Diba? Tapos, ay okay naman. Meron lang namamaga. Kaya, palaging may allergies. Pero, sabi niya, bali ang ilong mo, Father. Bali. Bali yung buto. Tapos bigla niya sinabi, either nahulog ka or nakipagsuntukan ka noon. Ibig sabihin, may mga kahapon na sadyang hindi niyo may tatago. Diba, no? Sa labas, okay. Sa loob pala, bali ang buto. Di tinanong ko, operahan po ba? Hindi na kailangan, Father. Hindi na kailangan. May mga kahapon na nakalimutan nyo na, pero nagmumulto ngayon. At kung hindi natin haharapin ang ating ngayon na magiging kahapon, bukas, magmumulto yan. Kaya habang may panahon, harapin. Harapin. Unripe pigs. Kapag hilaw ang igos, hilaw. Ang ibig sabihin ng hilaw? Hindi hinog. Diba? No? Simple lang. Ano ba naman yan? Pag hilaw, hindi hinog. Tama po ba? Pero, take note, pero, pwedeng hindi na siya mahinog. Pwede na siya mabulok. Nakuha po ninyo? Hindi lahat ng hilaw mahihinog. Pwede nang mabulok. Sayang naman. Sayang naman. Bakit nabulok? Kasi pinabayaan. Pinabayaan. Hawak mo na ang biyaya na wala pa. Bakit? Napabayaan. Napabayaan. My dear friends, my brothers and sisters, we have grown. We have learned a lot. We have been taught. We cannot say, I did not know it. You cannot say, hindi ko yan alam. Palaging alam mo, wala ka lang ginawa. Kaya nga po sa araw na ito, sa gabing ito, inaanyayahan ko kayo, ano ang mga bagay-bagay sa buhay ninyo na hanggang ngayon nakatiwangwang? Ano yung mga bagay-bagay na yan na hanggang ngayon nakatiwangwang? Bakit nakatiwangwang? Kasi pinabayaan. Kahit gaano kaganda ang gamit, pag hindi ginagamit, nasisira din. Di po ba, ano? Yung mga may sasakyan dito, pag matagal yung hindi ini-start ang inyong sasakyan, kahit gaano kaganda, masisira. Masisira. Yung mga may sasakyan, ang sabi nila, bakit madaling masira ang battery? Kasi sabi ng mga mekaniko, pag binuksan mo ang makina,
itinakbo mo ang sasakyan less than 15 minutes bago ko lang natutunan ito. Ano po? Pero kung wala kayong sasakyan, huwag niyo nang isipin ito. Ano po? At least meron lang kayong idea. Pero pag may alam kayo may sasakyan na walang ginawa kundi in-start, maya-maya pinatay, in less than 15 minutes, yun ang dahilan kung bakit nasisira ang battery. Ah, kaya pala. Diba? Ang mahal-mahal ng battery. Pag matagal, yung iba naman, hanggang start lang ang sasakyan. Ano nangyari? Nag-oblong ang gulong. Diba? Nag-oblong. Ang hirap na tumatakbo. Kasi oblong yung gulong eh. Diba? Kahit gano'ng kamahal, pag hindi niyo nagagamit, masisira. Kaya, when we talk about discipline, it is a constant use, a constant nourishment, a constant polishing. You polish it. Sabi ni Stephen Covey, si Kobe Bryant pala, magkatunog lang. Si Kobe Bryant, every day, sees to it that meron siyang 2,000 shots. 2,000 shots? Parang madali lang, 2,000 shots. Parang madali lang yun. Pero hindi pala. Sabi niya, I wake up at 3:30 in the morning and end up at 8 o'clock in the evening. Ang tagal. Di ba? No? Ang tagal. Ha? Discipline is a way of life. Ngayon, I invite you to look at yourself. And what is there in Lent for you? What is there in Lent for you? Anong meron sa buhay mo tungkol sa Kwaresma? Anong meron sa buhay mo? Na-share ko na ito sa inyo na yung Advent nung namatay ang tatay namin, nagbago ang mukha ng Pasko. Dahil kahit gaano kasarap ang pagkain, kahit gaano kaganda ang dekorasyon, kahit gaano kaganda ang music, dahil kulang na kami sa lamesa, hindi na kasing saya ang Pasko noon. Ganun talaga. Ano ang iyong mga pangarap? Ano ngayong mga inaasam-asam? Malaking bahay? May kotse? Ano ngayong mga pangarap? Inimbitahan ako na mag-anoint kung saan inamin ko talaga. Ha? Pagpasok sa bahay niya, yung sala, ang laki-laki. Naka-assign ako sa Santa Mesa dati. Yung sala niya, mas malaki sa parokya, sa simbahan namin. Ang ganda! Ang ganda! Hindi naman masamang mag-appreciate. Pagpasa mo gano'n, wow, ganda. Parang masarap mag-misa dito. Parang gano'n, no? Ang ganda eh! Ang ganda! Tapos sinasabi ko, nasaan po siya, no? Nasa kwarto po. O, akyat, bunda sa kwarto. Malaki yung kwarto. Tapos, hahanapin mo na saan po siya, doon po sa loob. Pasok. Merong maliit na kwarto. Nandun siya, naka-wheelchair. Naka-wheelchair. Tapos, syempre, dasal. Kwento. Tapos, hindi ko mapigil na sabihin ko, ang ganda ng bahay niyo. Diba? Hindi naman masama yun, diba, no? Hindi naman tayo, wala naman tayo sa ibang bansa. Sabi sa ibang bansa kasi,
pag kung anong pinuri mo, magiging iyo. How we wish, ganun, ano? Kaya, nung sinabi daw ng isang lalaki doon sa isang hari, sabi, your wife is very beautiful. Umiyak yung hari. Kasi kailangan niyang ibigay ang kanyang misis. I thought it was a joke. It's true. Kaya pala ang rule, you never appreciate. Ako, kung pumunta doon, pupurihin ko lahat. Diba, no? Maliban sa asawa. Diba? Eh, yun na yan. Diba, no? Oy, I like. Diba? What is Lent? What is there in Lent for you? Take note of this. I do not know if you notice this Lent, that this Lent, you did not hear the readings about the temptations. Hello? Napansin niyo ba yun? Hindi, natulog kayo. Hindi niyo napansin that this Lent, there was no reading about the temptation of Christ. Balikan ninyo. Kasi palaging first Sunday of Lent is about the temptation. But this year, walang temptation. But regardless, all Lent have the reading about the transfiguration. To remind you that Lent is not simply about sin. Lent is always focused on the glory of God. The glory of God. The focus is always the resurrection, not the temptation. It is part, but it is not the main focus. And I would like you to look at this perhaps in a new perspective. Anong sabi palagi sa Transfiguration? This is my beloved Son. Listen to Him. Tama po ba? Palagi nga na sinasabi, this is my beloved Son. I have no other son that I love, but this is my beloved Son. Listen to Him. A new perspective. You all know that we always talk about this. The three important questions in life that you can find in the book of Genesis. What are the three important questions? Where are you? Who told you are naked? Why did you do such a thing? It is when God was in the garden, He cannot find Adam and Eve, and He said, where are you? Of course, they were in the garden. Where are you? They are hiding. Why are you hiding? Because we are naked. And God said, who told you are naked? Who told you are naked? Because you have eaten the fruit of the tree. Why did you do such a thing? The only way to hear God is to listen to Him. How can we hear God? I always say this. You hear God by your ears, by your eyes, or by your heart. Magandang baliktanawan, ulitin po natin ito. Kasi mayroong nagtatanong, Father, you have been asking that we ask ourselves, what are my purpose? Mark Twain said, two important moments in our lives, the day we were born and the day we realize why we were born. Two important moments.
the day you were born, and why you were born. Why it is important? If you were not born, there's nothing to talk about. Diba? Hindi ka naman pinanganak eh. Anong pag-uusapan namin tungkol sa iyo? Anong pag-uusapan natin? Wala ka naman. Kung pag-uusapan ka namin, chismis yun. Pero kung hindi ka naman pinanganak, walang bagay na pwedeng pag-usapan. It is important that you were born. Even though St. Augustine have said this, that the moment you are born, you begin to die. It means life is finite. Regardless whether it's short or long, it will not be forever. It's good that you were born, but it is good also to know why you were born. And how many among us have asked the question, why I was born? Why I was born? Before you die, why are you born? Anong sabi ni Jesus kay Judas? Ito ang isa sa pinakamasakit na kataga sa Biblia. Nang sabihin ni Jesus kay Judas, sana hindi ka na lang pinanganak. Can you imagine? Pero mayroong mag-asawang nagsasabi sa asawa, di po ba, no? Sana hindi na lang ikaw ang pinakasalan ko. Meron din mga magulang na nagsasabi, sana hindi na lang ikaw ang aking anak. Kasi meron din mga anak na nagsasabi, sana hindi kayo ang aking magulang. Kapal, di ba, no? As if. Again, you know that you have been born because you are here, you are alive, you are counting your years. But hopefully, in this Lent, if you have not yet asked the question, why you have been born? Bakit kaya? Bakit kaya? Because if you fail to ask the question, why you have been born, then you cannot ask the question, why am I suffering? Why I am blessed? Why I am sick? There are a lot of questions in life that you cannot answer if you fail to answer the question, why you have been born. You need to hear God so that you can hear your purpose. Father, palagi mo sinasabi, our greatest mistake in life is to do the right thing, and yet it is not what God wants you to do. Saint John of the Cross have said this. Saint John of the Cross, that you will be given a moment to speak before God, and you will be given a moment to tell God, what have you done? Lord, dito po ang aking mga nagawa. Ang tanong ni Saint John of the Cross, what would you feel? How would you feel that with all your accomplishment, God would say, thank you, but you have not done what I asked you to do? How would you feel if God will tell you, good, but you have not done what I asked you to do? Hello? Nagkakaintindihan pa po ba tayo? Gising pa ba kayo? Ha? Either tahimik kayo na nag-iisip o tulog na kayo. But I hope you're getting the point. It is important. Anong sabi ng mga santo? Anong sabi ni Teresa of Avila? If God is in your midst, you will always know what to do. But even if you are in the church without God, you will always be at loss. To be in prayer doesn't mean always with God.
That's the irony. To be in prayer is not always with God. Because to pray is to be in communion, to listen to. If you simply focus on how you feel when you pray, then you are not praying. You are doing it for yourself. Inuulit ko, pag ang hinahanap mo lamang pag ikaw ay nagdadasal ay consuelo, di ba? Consuelo. Kaya ako dyan nagsisimba. Ang galing ng choir dyan. Kaya ako dyan nagsisimba. Ang ganda ng simbahan. Kaya dyan ako nagsisimba. Ang galing ng pare. Ang sinasabi ni Teresa of Avila, hindi ka nagsisimba para sa Diyos. Nagsisimba ka para sa iyong sarili. Hello? Kasi marami sa atin, namimili ng pare, di po ba? Na? Sino po magmimisa? Kailan po magmimisa si Father? Di ba? Na? Ano sinasabi ko? Alam mo ba, nang tinatanggap mo sa komunyon si Kristo, maliwanag po ba yun? Sinong na hindi nakakaintindi doon? Nang tinatanggap mo sa komunyon si Kristo. Hello? Maliwanag po ba yun? Huwag kayo umuo kung hindi talaga maliwanag. Ha? Maliwanag po yun. Nang tinatanggap mo sa komunyon si Kristo. Tama po. Ngayon, bakit ka namimili na nag-aabot? Di ba si Kristo? Pero, sa komunyon, kay Father ka nakapila. Di ba? Oh, akala ko maliwanag. Lumabo, no? Lumabo. Biglang lumabo. Di ba? Ang pinakamahalaga sa misa ay ang tanggapin ang katawan ni Kristo. Naintindihan ko yun. Talaga may mga paring ibong adar na pag nagsalita ka, kailangan mo ng blade at kalamansi para magising ka. Talagang meron eh. Biyaya yun eh, biyaya. Padre, yung aming kurapan ko, sabi ko, sino yan? Tandaan mo siya. Bakit, Padre? Pag lumipat siya, tandaan mo siya. San siya masay? Bakit nga, Padre? Darating ang araw, mahirapan ka matulog. O, ano ngayon, Padre? Magsimba ka sa kanya. O, di makakatulog ka. Di ba, no? Sa piling ng Diyos, di ba? Ang frustration ko, birthday ko, sabi ko, magsisimba ako sa ganyan. Pagsimba mo, ang layo sa boxing ng homily ni Father, sana ako lalak. Di ba? Pero, wake up call yon sa akin. Wake up call. Diba? Tuwing bang may birthday, may mensahe, pwede bang wala, no? Ang mahalaga sa birthday mo, nagkomunyon ka. Why I'm saying this? We hear God only if we are interested with God. You can only hear God if you are interested with God. Hello? Maliwanag ba yun? So, many of us failed to hear God because we are not interested with God. We are interested with ourselves. You listen
to what interests you. Hello? Para maintindihan natin ito. You listen to what interests you. Maliwanag po yun. Maliwanag na maliwanag. Pasensya na kayo, kailangan kong ulitin ha. Bakit? Because what interests you, even the snake, you will listen. Naintindihan niyo ba ako? Dahil interesado si Adan at si Eva sa sinasabi ng ahas, kahit ahas ang nagsalita, naniwala sila. Interesado sila eh. Kasi ba't hindi ka nagtanong, ah, nagsasalita ang ahas? Nakukuha po ninyo? Pag interesado ka, kahit ahas ang magsalita, makikinig ka. At yun ang problema. We fail to hear God because we are not interested with God. We are only interested of what we want to hear. And that is our problem. Children don't listen to their parents because they are not interested to what their parents will say. Because they love less their parents. Pag interesado ang isang lalaki sa isang babae, pinapakinggan niya, pinagmamasdan niya. Diba? Naalala niyo ba? Yung iba nga sa misa eh, hinahanap yung crush. At doon siya umuupo sa likod. Para pagdating sa peace be with you, bumati sa kanya. Pagdating ng ama namin, hindi siya nakaganyan. Nakaganon siya. Interesado siya sa babae, hindi sa Diyos. I want you to remember this. If you want to hear God, 4 things you need to do. You must be attentive. You must be intelligent. You must be reasonable, and you must be responsible. Attentive, intelligent, reasonable, responsible. Attentive. Look at the first parents. They are very attentive. Kung ano nangyayari. When you say attentive, you are willing to hear even the things you don't want to hear. You are willing to see even the things you don't want to see. Can you imagine? May ahas, di ba? Ah! Ay, ahas. Alam mo ahas. Di ba, anak? Pag attentive ka, mapapansin mo lahat. Pero pag hindi ka attentive, dumaan na lahat, hindi mo napansin. Diba? Dumating ang magulang mo. Wala. Hindi ka napuknat doon sa kalalaro mo ng computer. Magnanakaw na palang pumasok, di mo pa rin napansin. Bakit? Hindi ka attentive. Pero pag-crush mo, malayo pa lang. Darating ba? Darating ba? Ba't wala pa? Ay, ang tagal. Attentive ka eh. Diba, ano? We miss God because we are not interested. Second, we are not intelligent anymore. Because we are not intelligent, we begin to believe a snake that talks. A snake that talks. Normal yung kinakausap mo yung aso.
yung mga may aso, di ba? No? Normal yun. Cute, 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 cute. Ang hindi normal, yung aso nagsalita. Di ba? Normal yun. The intelligent way is, you know what is normal. Bakit nawala ang dunong ng dalawa? Bakit nawala? Attentive sila. Hindi sila laging marunong. Bakit? Kasi yung sinasabi ng ahas, gusto nila. Third, be reasonable. They failed to tap the reason ng sinabi ng ahas. No, no, it's not true that when you eat the fruit of the tree, you will die. You will become God. Nawala ang reasoning? Di po ba, no? Nawala ang reasoning? Masarap yan. Bawal sa akin eh. Konti lang. Bawal nga eh. May gamot naman eh. Di ba? Nawala ang reason, no? Nawala ang reason. Alam mo naman eh. Kaya nagpapasalamat ako sa mga doktor ko. Walang pinagbabawal na particular, general. General, para madaling isipin. Ano pwede kong kainin? Lahat ng masarap, Father, bawal. O di tapos. Ganun kamilis. Use your reason. Masarap ba yan? Masarap, Father. Bawal yan. Diba? Ganun kamilis, no? May inaabot kanina. Hindi ko alam yan, Father, kung yan ay nakakataas ng sugar. Hindi mahalaga yun kung nakakataas ng sugar. Masarap ba yan? Kung masarap yan, bawal yan. Tapos ang kwento, di ba ba? Ano? Wala kayong dapat pagtalunan kung reasonable ka. Naintindihan po ninyo? May asawa ka. May asawa ka. Alam mo, pag ikaw ay may asawa, huwag ka nasasabit sa iba. May asawa ka eh. Intelligent way, knowing, hindi pwedeng mag-commit ng adultery. Kailangan ba natin ng papeles para doon? Kailangan mo magkaroon ng dissertation para malaman mo daw siya nag-commit adultery? Wala naman. Di ba? Pero tayo, sadyang makulit. Do not touch wet paint. Ay, masama. Diba? Do not touch hot surface. Ay, ang init. Diba na? Alam natin yun. Bakit kailangan natin maglagay ng proper attire? Kasi nawala ang talino, no? Nawala. Kung nag-iisip ka, hindi mo. Naintindihan po ba ninyo ako? Pag ginagamit ang isip, hindi mo kailangan yung paalala. Bawal tumawid dito. Talagang may tumatawid eh. Bawal tumawid dito, nakamamatay. Tumatawid talaga. Bawal tumawid dito, may namatay na. May tumatawid pa rin. Bawal tumawid dito, patay na siya. Alam mo? Pinagtatawa na natin, pero nangyayari, di po ba, no? Bawal umihi dito. Yan ang pinakamapalot na lugar. Bawal magtapon ng basura dito. Yan ang maraming basura. Anong mahirap intindihin? Hindi mahirap intindihin yon. You have lost your intelligence and you become unreasonable. Naintindihan po ba ninyo ako? Simple lang, no? You want to hear God. St. John of Arc have said, God speaks to everyone, but not everyone is listening. Why? Because we want to hear what we want to hear. Lent comes every day.
But there are things in our lives remain unripe because we have failed to act on it. Thinking, matatapos din yan. Oo. Pero baka ikaw ang unang matapos. Be attentive, be intelligent, be reasonable. Ano yung pang-apat? It means be accountable. Because not to act is an act by itself. Not to make a choice is a choice by itself. Kayo na lang. Tapos pumalpak. Bakit pumalpak? Eh, sabi mo, kami na lang eh. Di pa ba, ano? Di ba? Kumain naman tayo. Kailan? Kahit kailan? O, di wala. Kahit kailan eh. Ba't hindi tayo nakain? Kahit kailan? Kahit tayo, kahit saan na lang. O, kain. Kahit saan? O. Ay, bakit dito? Ay, sabi mo, kahit saan eh. Doon naman sa may mahal. O, dito lang sa Shell. O. Bakit sa Shell? Mahal eh. Di ba? Ano ba talagang gusto mo? We don't want to use our reason sometimes because we don't want to be responsible. Second, in Lent, we are always reminded with the Day of Judgment. Lent would always remind the Day of Judgment. Ano palagi sinasabi? From the book of Matthew, the separation of the sheep and the goats. The goat will go to eternal fire, the sheep will go to eternal life. Ano ba siyan? Sinabi ba doon yung madalas magsimba, magrosaryo? Sinabi ba doon? Ang sinabi doon, ang makakapasok sa pinto ng langit ay sino? Nagpakain ng nagugutom, nagpainom ng nauuhaw, ha? Those who welcome strangers, who clothe the naked, visit the sick, visit those who are in prison, bury the dead. You ask yourself, may pinakain ka na bang nagugutom? May pinainom ka na bang nauuhaw na hindi mo gusto? Kasi may mga pinapainom tayo kahit hindi nauuhaw eh, di ba? Ano? Inom ka. Kain ka. Busog na, pinapakain mo pa rin. Kasi gusto mo eh. Yung mga tao ayaw mo. Meron ka na bang pinakain, pinainom, dinamitan? Did you welcome a stranger? Visit the sick, visit those who are in prison, bury the dead. Sino sa inyo ang hindi pa nakakapunta sa mga preso? Lahat nakapunta na? Kailan kayo pupunta? Ay kasi Father, nakakatakot sila. Bakit ikaw, di ka nakakatakot? Feeling mo lang, di ka nakakatakot. Di ba? Kami, lahat na seminarista, pinapatira namin sa preso. Meron isang seminarista, takot na takot sa preso. Kasi ang biruan namin, uy, magdala ka ng baby oil. Yan ang palaging biruan eh. Ano, magdala ka ng baby oil. Baka ma-rape ka doon, di ba na? Sabi nung isang, oh, Father, baka ma-rape ako. Ano sabi na yung mga Father Ben? Ang kapal na mukha mo, pangit-pangit mo, ma-rape mo. Kailangan may magsabi sa iyo eh. Di ba? Napaka-presuming. Di ba? Bakit hindi ka pumupunta sa preso? You ask yourself. Because going to the prison is not about them. It is about you. Take note of that. The failure to go to prison
It's never about them. It is always about you. Not to feed the hungry is never about the hungry people. It's about you. Not to give them drink, it's about you. When God asks us to do something, it is always about us. When you give, when you clothe the naked, it is not about the naked. It's about you. The kind of clothes that you give. Bakit pag itong hubad, ang damit maganda? Pag itong hubad, basahan na halos ang ibinibigay mo. So it's not about the naked. It's about you. Diba? Bakit pag tayo namimili ng damit na ibibigay sa disaster, ang pinipili mo talaga yung hindi mo na magagamit? So hindi yung tungkol sa magsusuot. Tungkol yan sa iyo. Hello. Diba, no? Mananabi ako. Lahat ba kayo may sasakyan? Lahat kayo? Ay, di puno ang parking natin. Marami sa inyong naglakad lang. Tama po ba? Ang aking tanong ay, ang hirap nito. Ilan sa inyong may sasakyan na sasabihin nyo sa naglalakad, sabay na ho kayo hanggang gate? Ang hirap, no? Kahit hanggang gate lang. Ilan ang merong lakas ng loob magsasabing, saan ho kayo nauwi? O sasabihin ninyo, ikaw lang naman ang laman ng sasakyan. Paranyakay. It's about you. Naintindihan po ninyo? To feed the hungry is about you. Pagkamisan, bakit mas madaling magpakain ng kaibigan kaysa sa sariling kamag-anak? It's about you. So, the corporal works of mercy is never about the object, but it's always about the subject. Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? You cannot feed all the hungry, but at least you feed one. Because it might be your struggle to share what you have. You cannot clothe all the naked, but clothe at least one. Because it might be your struggle. Hello. Malinaw po ba? Pahirap ng pahirap, no? Ang hirap ng lead. Ha? Listen. Remember judgment. Third, Lent would always remind us of the invitation to faith. Lent would always remind us the invitation to faith. About what? Palagi natin naririnig sa Lent. Ang alin? The promise to Abraham. It was fulfilled even though it was impossible. Ano sabi ni Teresa of Avila? Pasensya na kayo, ha? Palagi si Teresa. Ano po? Sabi ni Teresa of Avila, don't limit God by your own limitations. Don't limit God by your own limitations.
So kung anuman ang pinagagawa ng Diyos, anuman ang sinasabi ng Diyos, it is never about you. It is about God. Inviting you to trust Him. To trust Him. Ang palaging kwento nung tayo elementary o high school, yung mamang nadulas sa bangin, di ba? Tapos, nakakapit siya sa puno, di ba, ano? Tapos siya, Lord, help me, help me! Is there God up there? Help me! Tapos ang salita ng Diyos, let go. Sabi nung man nakabitin, is there other God? Let go. Kasi gusto natin, iahon tayo. So nakapit siya, pagdating ng umaga, yung pala, ang lapit na lang ng lupa. Kaya pala sabi, let go. Kasi kung bumitaw ka, lupa pa rin, di ba? Hindi, may naalala lang akong pari. Hindi ko nasasabi ng pangalan. Nakakahiya eh, pari eh. Ano? Alin, di ba yung mga nagpunta sila sa Cagayan, ano yun, yung rapids? Ano? Mamimili ka daw yung mayroong hindi masyado, mayroong medium, mayroong rough talaga. Ano? So, itong mga seminarista namin, kasama yung mga pari, ay di... Sakay sila, nakasalbabida sila. Sigawan. Tapos, tumaob daw yung ano, yung sinasakyan nila, tumaob. Tapos, di, nando silang lahat. Ano? Yung pare, sigaw na sigaw. Yeah. Sabi daw nung, ang tawag doon, lifeguard, sabi niya, Father, tumayo ka lang, tumayo ka lang. Yung pala, hanggang baywan lang ang tubig. Nakakahiya ka, no? Pari ka nga, kakawag-kawag ka na. Yung pala, kung tumayo ka lang, di ba, no? Ganyan tayo pagkamisan sa Diyos. Kawag ka ng kawag. Kaya pala, ba't ako pinabayaan? Tanga, di ba? Sorry. Di ba? Kawag ka ng kawag. Subukan mo munang tumayo. Ha? Subukan mo munang magpakain. Subukan mo munang magpainom. There's always an invitation to faith. Fourth, our ways are not God's ways because we have our limitations. But at the end, God will always triumph. God will always triumph. Sa huli, kung ikaw ay mananalig, magkakaroon ng kaganapan ang lahat ng sinasabi ng Diyos. Again, Lent will always have the transfiguration reminding us to listen to God. Second, Lent always remind us that there will always be judgment. So never be complacent. Lent will always remind us of the invitation to have faith. Lent will always remind us that God's ways are not our ways. And lastly, Lent will always remind us of the betrayal of Judas. Palaging kasali yun. That God was betrayed by Judas. Ano palaging sinasabi ko doon? May mga bagay na pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. Nakukupo ninyo? Kaya, Pag sumikapan ninyo na huwag gumawa ng mga bagay na mahirap limutin. Sabi ng isang lay minister, Father, ba't hanggang ngayon hindi nakakalimutan ng misis ko yung aking pagkakamali? Sabi ko, bahagi na buhay yan. Di ba?
Nagkamali ka ba? Opo. Eh, tanggapin mo. Habang buhay na yan. Bahagi yan. Nagkamali ka eh. Pero Father, hindi ko na inuulit. Hindi naman natin pinag-uusapan kung inulit mo. Ang pinag-uusapan natin, nagkamali ka ba? Inulit ba ni Judas? Hindi. Isang beses lang. Diba? May mga bagay na pwedeng patawarin pero hindi pwedeng limutin. Bakit? Minsan lang tayong dadaan. Minsan lang. Ang pagkakataon ay minsan lang. Hello? Kaya baka ito lang ang pagkakataon, huwag mong sayangin. Naintindihan po ba ninyo? Baka ito lang ang pagkakataon, huwag niyo sayangin. Ngayon, 9:04. Nagsimula tayo ng 9:15. Ay! 7:45 pala, 7:45. Tapusin na natin. Wala pa. Sa haba-haba, introduction pala ngayon. I hope naintindihan ninyo. Naintindihan po ba ninyo? Bakit ko kailangan sabihin yun? Because I want to explain why the title Wear Sandals But Not Second Tunic. Wear your sandals but not second tunic. Kung naintindihan nyo yun, mas maintindihan nyo na ako ngayon. Because I want you to realize, and I want to share this. I want to share this. Na ano? That we have our own vulnerability. Either you're rich, poor, young, old, educated, uneducated, name it, we have our own vulnerability. Anong konteksto ko? Anong konteksto ko? The 2 years ago, September 17, 2022, I had a stroke. Alam niyo yun lahat, hindi po ba? Ano? That before the stroke, I have a good blood test. That on the day of my stroke, nagmisa ko na alas 7, nagkasal ako ng alas 3, na-stroke ako alas 5:15. Palagi ako nagbabasa. Symptoms of people who will get a stroke. Aywan ko kung bakit ko palagi binabasa yun. So, maliwanag sa akin, hindi ako candidate. Kaya lang na-stroke ka. Ano pa? And you have 3-hour golden window that God, proven because na-stroke ka ng 5:15, 10:30, tapos ng alas na 3 oras, nakabulagta ka pa. 10:30 ako nalipat sa Cardinal Santos. Kaya ako, naalala ninyo, ano sabi ng doktor? Father Dave might not make it. And I want you to imagine how it feels someone saying he will not make it. Can you imagine? Yun lang ikaw ay, hindi na ho kayo aabot. Ha? Yung ikaw ay sasakay na aeroplano, traffic na traffic ka. No, hindi na tayo aabot. Hindi na tayo. Ramdam niya pakiramdam noon, hindi na tayo aabot. No. Ang hirap noon, 'di ba? O para mas ramdam, yung sira ang tiyan mo. Yung sirang-sira ba? Ni ayaw mo umubo o matching kasi baka sa iba lumabas eh, 'di ba no? Naranasan niyo 'yon? Grabe ka naman tumawa ate. Naranasan niyo yun? Nasabi niyo lang, hindi na ako aabot. Naintindihan niyo ako? Di ba? Alam na alam niyo yun.
Yung malayo pa, nagtatanggal ka na ng belt. Nagbubukas ka na ng zipper. Kasi feeling mo, di ka na abot. Di ba, no? Yung iba talaga hindi na umabot, di ba, no? Naglaba na lang. And you know how it feels. You know how it feels. Can you imagine? Can you imagine? Father Day might not make it. Ang akin tanong ay, anong mangyayari? The dilemma. The dilemma. Gulay na lang ba ako? Forgive me for saying this. I entertain the thought of wanting to die. Kasi hindi ko ma-imagine yung habang buhay na gulay. Who will take care of me? How much? How much? Diba? Pero alam ko, mahal ako ng Diyos. Kaya sinasabi ko doon, Lord, alam ko mahal mo ako. At alam mong mahal kita kahit anong mangyari. Did I bargain? No. Why? I want you to understand this, that 40 years ago, this is not coincidental. 40 years ago, you know that I have a stabbing case, a near-death experience. I want you to look at both experience. Noong 1981, nasaksak ako, half body paralyzed. In 2022, na-stroke ako, whole body paralyzed. Noong 1981, wala kaming pera. In 2022, alam ko may pera ako. May pera ako. In 1981, sa huli, wala ko nakuha ng pera, pero, God provided. Somebody shouldered my expenses. In 2022, the comparison was, in 1981, I only need 26,000. In 2022, nung nandun ako sa angiogram, at sinabi ng doktor, Father, may bara. Kailangan natin mag-angioplasty. Ilan po? 7. Magkano po ang isa? 320. Ang isang stent. Can you imagine? 320 times 7. Hindi mahirap kwentahin, ano? Kung magkano. Kaya, kahit ako'y naduduling, nagkukwentang mata ko. Ano sabi ng doktor? Father, may discount. As if libre. Iba yung discount sa libre, di po ba, ano? Alam ko, milyones pa rin. There was poverty and there was abundance. I was alone in 1981, but in 2022, I have a lot of friends. Ano sabi ko sa Diyos? My heart is too small to thank all the people. My heart was too small to thank all the people. Who prayed for me, who supported me, who provided for me. Some of you have been providing me my medicine. Ano sabi ng doktor ko? Father, merong forever. Ano po yung forever? Yung gamot mo, forever. The truth of vulnerability, the truth about the shortness of life, I have made goodbyes at my age. At my age, if you can accept it in your age, that at my age, I have more goodbyes than hellos. At my age, now, I have more goodbyes than hellos.
friends are dying, former spiritual director, people, priests are dying. What I have, they are beginning to die at my age. It is an invitation to look at your age. Ano sabi ni St. John of the Cross? As I always say this in this Lent, that in the twilight of your life, when you bend your knees before God, God will never ask the question, how much money you have, where you have been, what titles you have gained, but how much love you have given. Why? Because when I was paralyzed, nothing has of value. When I was paralyzed, age has no value. Titles has no value. The savings I have has no value. Binibiro ko nga ito eh. Bakit? Pag ikaw ay naghihingalo, parehas lang. Magkaiba lang ang sinasabi. Ano sabi ko? Pag mahirap, pag naghihingalo at nasasaktan, aray, aray. Yun ang mahirap, no? Pero pag mayaman, medyo English, och, och, och. Pero parehas lang. Parehas lang. Again, it reminds me, and good to remind you, that what really matters most is not what our hands can hold, but what our hearts can keep. Hindi kailangang puno ang tasa para maging masaya. Please listen. Hindi kailangang puno ang tasa para maging masaya. Yung may tasa ka, sapat na para magpasalamat. Di po ba, ano? Yung may tasa ka, sapat na. Bakit? May pag-asang pagdating ng araw, yung tasang yan magkakalaman. Maaring walang laman ngayon. Pero kung nilagyan ng laman, kahit hindi puno, pwede nang maging masaya. Sapagkat darating ang araw, pupunuin ng Diyos yan. Pupunuin. Kung ikaw ay nagpakain, sa palagay mo, hahayaan ng Diyos na ikaw ay magutom? Kung ikaw ay nagpainom, sa palagay mo, hahayaan ng Diyos na ikaw ay mauhaw? Kung ikaw ay, sabi nga, tumatanggap na estranghero, sa palagay mo, hahayaan ka mag-isa ng Diyos kapag ikaw ay naligaw? Hindi. Kung nagpadamit ka ng hubad, hahayaan ba ng Diyos na ikaw ay magiging hubad? Hindi. Hindi. Hahayaan ba ng Diyos na walang dadalaw sa'yo kung ikaw ay nakulong, kung ikaw ay dumadalaw? Diba? Yan ang pangako sa akin. Pangako sa akin ni Bishop. Sabi niya, sige, tira ka ng tira dyan. Pag nakulong ka, pero huwag kang malala, dadalawin kita. At least, diba, ano? Sino kaya dinadalaw ni Bishop? Diba, ano? Nakakulong ka nga lang, no? Eh, hindi bali na, di ba? Dinadalaw ang mga may sakit. Bury the dead. Di ba, ano? Kung ikaw ay naglilibing, sa palagay mo, walang maglilibing sa iyo? Hindi ka pa babayaan ng Diyos. Sabi nga nung isa, siya ka galing. Naglibing. Ba't ang dami mong kalmot? Lumabang pa eh. Huwag namang ganun. Huwag namang ganun. Huh? Lent in... Lent invites us not only to unclutter our lives,
but to free our hands. This is very important. Lent is not only to unclutter our lives, but to free our hands. Give that you will be free versus give that you will receive. Surrender versus the prosperity gospel. Gusto ko po itong pagtuunan ng pansin. Some people give because they thought when they give, God will give them in return. Diba? Magbigay ka at ipagkakalob sa'yo ng Diyos, 10, ah, liglig, umaapaw. Diba? Ganun, ano? Kaya yung iba sa atin, kaya lang nagbibigay dahil alam nila sila'y makatatanggap. Hello? Gusto ko lang sabihin sa inyo, pag kayo'y nagbigay at iniisip ninyo na ibabalik yan sa inyo ng Diyos ng 10 beses, hindi talaga kayo nagbigay. Nagninegosyo kayo. Nininegosyo nyo ang Diyos. Give that you will be free, not because you will receive. Hopefully, when you understand that when you allow yourselves to be vulnerable, to give is a gift. To give is a gift. To surrender versus prosperity gospel. Anong palagi sinasabi ng prosperity gospel? Na ikaw ay pagpapalain. Na ikaw ay susukulian. No. The real picture of Lent is to free yourself from everything in this world. If you listen carefully to the readings, free yourself. Ano sabi ni Henry Nguyen? If you have nothing in you, then you will be free to walk in the streets because they have nothing to take from you. Kaya ka takot, kasi takot kang ma-hold up. Pero kung walang ho-hold upin, hindi ka matatakot. Tama po ba? Kung wala. Pagka misan, takot kang may manghingi. Kasi, alam mong meron kang ibibigay. Pero kung alam mong walang laman ang wallet mo, pasensya na kayo, wala rin ako eh. Di ba, no? Hindi ka takot. Wala ka kasi ibibigay. Di ba? Nung merong nanghingi do sa Goretti, Father, ang anak ko, ganyan talaga. Ako naman, mauwain ako eh. Kahit alam kong tinatanga ako nito. Alam ko, meron ako 500 na sa wallet eh. So, kinuha ko yung wallet. Pagtingin ko, 70 na lang ang laman. Sabi ko, may 500. Inaalala ko, nasa kaya yung 500? Kita niya, 70 na lang ang laman ng wallet ko. So, binigay ko sa kanya yung 50. Sabi niya, 50 lang ang laman ng wallet niyo? Di ba pare kayo? Sabi ko, bakit pag pare ba, palagi may laman ng wallet? Sabi niya, huwag na father, nakakahiya naman. Hindi, ate tayo, akin yung 20, yung 50. O di, guilty siyang umalis. Guilty siyang umalis. Pero ako, nakalis na siya sa 50. Hindi ko iniisip yung 50. Sabi ko, nasa kaya yung 500? Di ba? May 500 ako eh. Baka kinuha ni Mendy. Ah. Nasa kaya yun? Tapos, tinignan ko ulit yung wallet. Nandun yung 500. Pagka minsan, inaaliw tayo ng Diyos eh. Sometimes God breaks our hearts to save our soul. Hopefully, this Lent, this night, you have allowed me to break your heart so that God can save your soul.
hopefully. Do not be afraid. Because God is more important than what we can do. God is more important than what we can do. If you know you have a limited time, why look for a second tunic? Why? Di ba? Nagpunta ako sa Iloilo. Nung isang araw, nagpunta ako sa Samar, nagbigay ako ng talk. Ang dala ko, isang bag lang. Sabi, ba't yan ang dala mo? Sabi, tatlong araw lang ako eh. Ba't ka magdadala na sobra? Di ba, ano? Tatlong brief lang yan. Di ba? Dalawang t-shirt. Yung isa pantulog na suot mo ngayon, bukas iba naman susuot mo, di ba, ano? Oh, ganun kasimple. Ganun lang. Doon ka namang hingi ng sabon. Doon ka namang hirap ng tuwalya. Hindi ko naman inaasahan. Di tabo pala sila. Ano po? Di tabo. Ha? Tapos ang lamig ng tubig. Talagang sa umaga, tinatanong mo, maliligo ba ako o hindi? Sabi ng Diyos, kita mo na, hindi naman nila pinaproblema lang, ikaw lang ng problema niya. Bakit? Nasanay ka sa hot water. Di ba, no? If you learn to live with less, then you will be happy. You will be happy. Di ba, no? Masyado lang tayong punong-puno. Punong-puno. Lent is a time to unclutter and to free our hands. As I've said earlier, try to think to sleep tonight. This might be my last. And say the prayer, Lord, grant me a restful sleep and a peaceful death. Why? If you focus your mind on the resurrection, as I focus myself, that I will not be staying in Samar, I will not be staying in Iloilo, then I travel light because I know where I'm going. I know when I am going. Diba? Hello? Bago pa kayo makatulog, at least ako dyan lang ako sa likod, no? Lamang ako ngayon. Ha? My dear friends, my brothers and sisters, Lent is not simply about fasting, almsgiving, and prayer. It is always about the resurrection. Sufferings are part of life, but do not forget, glory is ahead of those who are faithful. Diba, no? Ngayon, kailan na nyo ayusin ang dapat nyong ayusin? Kailan nyo pahihinugin ang mga bagay na dapat mahinog? Kailan mo kakausapin ang dapat mong kausapin? Baka kasi wala ng pagkakataon. Ano po? Wala ng pagkakataon. Yung iba kasi parang akala nila habang panahon sila dito. Di ba? Hanggang 9:30 lang ako dito. Meron mo ba tanong? Walang tanong?
sana nahirapan kayo. No? Ibig sabihin, nag-isip kayo. Ay, may sumisignal. Basket daw, basket. Alam nyo, pag ang basket ay pinapasa, nilalagyan. Nanay Taling, saan ka pupunta? Kung kailan ako magkabasa ng basket, ah. Joke only. Oo nga, alam ko naman. Isang kanta nga dyan, yung mabagbagdamdamin. Mendy, kulang dito. Ah, meron ba doon? Isang kanta, lovely. Ano pa? Pambayad po yan sa lugaw. After the final blessing, yung pong hindi pa na-paperman na libro, paperman ko, ano po. But I will pray for everyone who has special concern. Let us close this evening with a prayer. If you have, please remain seated. I know some of you are sick, wanted to be prayed over. I want you to pray and ask for God's healing where you are. Many have been coming, approaching, saying their thank you. Thank God. Thank God. Those who have special intentions for your family, for yourself. Seldom we have young people in our recollection, but we have a lot today. Let us pray for their future. Let us pray for their parents. Couples having problems. Pray. Pray that will restore what is wrong in your life. Those who are asking, ask. Don't limit God by your own limitations. Ama naming mapagmahal, dinudulog ko po ang bawat isa na naririto. Kayo po ang tumawag. Kayo po ang nagbigay ng dahilan kung bakit sila naririto. Alam mo po ang kailang mga kwento sa buhay. Nasaksihan mo ang kailang mga pagtawa at pagluha. Ang kailang mga kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay. Alam mo po ang kailang mga pangarap. Hindi lang para sa kailang mga sarili, kundi para sa kailang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat isa, Panginoon. Tunghayan mo po sila. Ganuman kaliit ang kanilang mga pananampalataya, nawa po'y maging kalugod-lugod sila sa iyo. Panginoon, naway patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan, lalong-lalo na po ang mga maglalakbay tungo sa ibang bayan, sa ibang bansa. Panginoon, nawa po'y lukuban mo sila ng iyong banal na espiritu. Ang lahat po na may karamdaman, hipuin mo. Panginoon, ang mga natatakot, mga nagtatanong, nanghihina, dala ng kanilang mga karamdaman, ang mga may cancer. Panginoon, ikaw ay makapangyarihan, Diyos. Ikaw ang may hawak ng buhay ng bawat isa. Nawa po sa makapangyari ang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret. Pagalingin mo po ang lahat ng may karamdaman. Sa makapangyari ang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazaret. Palayain mo sila, Panginoon, sa mga karamdamang ito. Pagkalaban mo sila na kagalingan. Kung meron mang mga pinagdadaan ng suliranin, tuwangan mo sila, alisin mo ang kailang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kailang pananalig at pananampalataya sa iyo. Panginoon, ang mga kabataan na naririto,
gabayan mo sila upang magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Idinudulog namin ang lahat ng anak. Nawa po'y hipuin mo sila upang sila'y maging mga anak na mayroong paggalang sa kanilang mga magulang. Idinudulog ko ang mga mag-asawa. Nawa po'y lalong mapag-alab ang pagmamahal sa bawat isa. Kung sino man ang mayroong sama ng loob, pagkagalit, pagtatampo, paghihinala, dala ng pagkukulang ng sino man, Panginoon, naway mayroong pagpapatawad, paghingi ng tawad, mayroong pagbabagong buhay, may pagtalikod sa pagkakamali, mayroong panibagong pagmamahal. Panginoon, nawa po ang mga pamilya nila saan man naroroon ay pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Panginoon, doon sa mga taong hinihingan mo na bumitaw, nawa ay magkaroon sila ng lakas na loob na makabitaw. Kung ano man ang pinabibitawan mo, naway maintindihan nila na mayroong kayong higit na mas mabuting ipagkakaloob sa kanilang mga bibitawan. Panginoon, sa pag-uwi namin, naway bitbit namin ang aral na sinabi mo sa bawat isa sa amin. Alalahanin mo po ang aming matatandang magulang, nawa sa mga huling araw na kanilang buhay, ay puspos ito ng saya at pagmamahal. Panginoon, hinihiling ko po, nawa po'y maging kalugod-lugod sa iyo ang kanilang mga panalangin, suklian mo po ang kanilang mga kabutihang loob. Nawa po'y magkaroon ng kaganapan ang mga bagay na kahit tagal nang pinapabayaan. Kung ano man po ang hindi namin nasambit, kayo na po ang magkaloob, kayo na po ang magregalo sa mga may birthday, sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang pag-isang dibdib, sa may mga hinihiling, kung ano man ang makabubuti, makababanal, makasasaya, makaunlad, makasasagana ng kanilang mga buhay, kayo na po ang magbigay. Nawa po sa tulong at panalain mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren, gayon din ni San Jose, tapat niyang esposo, ang aking paboritong patron, Padre Pio ng Petrocina. Pagpalain mo po ang bawat isa, sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Hail Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness and our. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this body. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us. And after these our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Pray for us, O Holy Mary, Mother of God. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, maraming maraming salamat po sa inyong lahat.